Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, Mushroom Station TV. So, lalong-lalo na sa ating mga subscribers, 300 subscribers. At kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, inanyayahan ko po kayong mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa ating latest video uploads. So today, sisimulan natin ang ating production, mushroom production series, which is ang gagawin natin ay mag-mix tayo nating formulation sa ating substrate. So after natin ma-mix ay ikukulob or ferment natin yung ating formulation. So yung una po natin gagawin is isi-stray natin yung ating sawdust kasi para maalis yung mga impurities gaya ng mga naisamang pako, mga piraso ng kahoy na magiging sanhi para mabutas yung ating plastic. So ito yung sinasabi ko, yung mga ganito dapat matanggal ito eh, kasi hindi maganda pag mix tayo tapos mayroong mga ganito, maaari tayo masugatan or maisama ito sa mix formulation natin. So magiging sana ito na mabutas yung ating ating PP bag, which hindi maganda na may butas yung ating PP bag, kaya kailangan natin itong masin dito, mga ganito. So ito pwede natin pumunin para talagang ma-maximize natin yung paggamit ng ating sawdust. Kailangan natin i-prepare is 80 kilos na sawdust. So ito, approximate ito 80 kilos kasi ito 25 kilos, tapos ito 30 kilos. 30 kilos, so kumpang lang yung press sa 80 kilos. Numas ulit tayo kasi. Maganda pag may assistant na tagalagay ng sawdust while niyuyugyug natin ito ngayon. Oo, niyuyugyug! At sana hindi tayo makapiright kasi may nagbi-video kay dito. Ay, siguro po na. So, malapit na kami sa dalawang sako. Pangalawang sako de ay. So ito yung ating darak, 18 kilos ito, ihalo natin doon sa ating sawdust. 1 kilo na asukal yung ihalo natin, so
apog 1 kilo, darak 18 kilos, at yung 80 kilos na sawdust. Dito natin tutunawin yung ating sugar para ito din yung gagamitin nating pambasa sa ating pang-mature sa ating formulation. So, isusunod natin yung apog, i-distribute natin ito. So bago natin basahin ang ating substrate na may sa tubig na may hinahalong sukal, i-mix muna natin partially yung ating dito. So mayroon akong gloves para safe yung ating skin. So, na nating mahalo yung sugar. So mayroon pa tayong remaining 2 na paghalo sa bata. So, ginagawa natin ito para ma-fully blend yung ating formulation. So partially, imi-mix na naman natin na may halong tubig.
okay na yung ating substrate. So tama na yung mga moisture kasi ay test natin na tama na pag ganito parang ano na ba? Ayan. Hindi na magbubungkag. Hindi na siya maano. Maghihiwalay. So ito yung palatandaan. So pero hindi naman yung tipong may tubig na tutulo, hindi yun pwede. Dapat ano lang 60% water moisture. So next natin gagawin is ilalagay natin ito sa loob ng ilalagay natin sa mga sako, tapos ikukulob natin, tatakpan natin ng trapal for fermentation 7 days. So dito, papail natin itong mga sako. Nandito yung mga substrate na ating hinahalo. So mamaya takpan natin ito ng kapal para i-ferment natin ng 7 days. Okay, so that's all for this episode. So next episode for this series is yung pagbabaging ng ating substrate at pagpapasteurize ng ating mga fruit bugs. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click subscribe at click the notification bell para updated kayo sa ating next video upload. So hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye.